Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata diyan sa Talaingon. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Ayun. Oh, Franz Castro, ano ka ngayon? Sa bayan na po itong mga kababayan. Ngayon, at ng buong Makabayan Block. Ayun. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung connection nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Fran. Kaya pala mga kababayan, takot na takot itong Makabayan Block, no? Gigil na gigil sila dun sa confidential fund. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Dito sa video na to, pakishare po ng ating video kung sakali makaabot to kay Franz Castro. Dito sa video na to, talagang nakipagsabayan na po itong si Vice President Sara Duterte. Dito sa mga bumabati ko sa kanya, kaugnay dyan sa confidential fund ng Office of the Vice President, DepEd. Tinatanong po kasi ni Franz Castro at nitong si Risa Hontiveros, Senator Rafi Tulfo, ang kung saan dinadala ng Office of the Vice President ang confidential fund nila. At ang sinabi pa na narinig po natin kaninang umaga, ang sabi pa nitong si Senator Rafi Tulfo, yung ibang ahensya ng gobyerno, talagang kung titignan natin, walang karapatan na magkaroon ng confidential fund kesyo kung saan-saan lang daw dinadala ito. Pero dito sa video na ito, mga kababayan, sasabihin na, magbibigay na po ng hint itong si Vice President Sara Duterte kung saan dinadala ng Office of the Vice President ang kanilang confidential fund. At sa malaman-laman po natin, kaya pala umiiyak itong Makabayan Block dito sa House of Representatives. Pagka nagkataon, yung pinaggagamitan ng confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte, sila po pala ang natatamaan kaya umiiyak sila dyan sa House of Representatives. Pero bago po natin panoorin yung naging talumpati na yan ng ating iniidolong Vice Presidente, kung bago lang po kayo sa PH Update, pakilike ng ating video para lagi po kayong updated. O yun ang mga kababayan, panigurado pagka napanood nitong si Franz Castro, itong talumpati na to ni VP Sara, sigurado mapipikaw nitong si Franz Castro. Para sa buong detalye, mga kababayan, yan, ito na po ang naging talumpati nitong si President, Vice President tuloy. Magiging presidente din, Vice President Sara Duterte. Paki-like naman po nitong ating video kung susuportahan niyo itong si VP Sara all the way, no. Paki-like po, maraming salamat po. Ito na po ang buong video. Sabi niya sa akin, Inday Sara, tagal na ng problema diyan sa Pakibato District. Sabi niya, ilang anak namin ang mamamatay bago gawan ng paraan yung problema ninyo dyan sa Pakibato District. Hindi kasi tiga Davao yung si Jared, tiga Antique. So, sabi, wala naman ako masabi. So, I said sorry again. Sorry, pasensya na. Naayos na namin, papadala namin yung katawan pabalik dyan sa Antique. And then, because I felt bad because of what happened, and because I felt bad na hindi tinanggap yung sorry ko, pumunta ako sa Antique. These weeks after na ng libing, pumunta ako doon. And then, personal ko kinausap yung nanay at yung tatay. Nag-sorry na naman ako ulit doon. They were pleasant. Tinanggap naman ako doon sa bahay. Pleasant naman yung pakikipag-usap nila. Nasalaman ko na kaya pala medyo matindi yung hinanakit ng nanay. Kasi Jared was an only child. Ako po. Nung namatay si Jared, wala na silang anak. Dapat po talaga marinig ni Franz Castro to. Umuwi ako. Ito na naman ako. Meron akong delayed reaction sa mga pangyayari. Napaisip ako, bakit, di ba ako yung mayor? So, bakit ako yung nagsisorry?
hindi naman ako ang gumawa ng IED. Hindi naman ako ang bumaril kay Jaren. Hindi ko naman sinabi, wala naman akong tinulungan na tao na gumawa ng IED. Wala din naman tinulungan na tao na pumatay. So bakit? Bakit? Sabi ko, ako ang nagsasorry. Wala akong participation, wala akong ginawa para mamatay sila. Bakit ako ang nagsasorry sa pamilya? Yan yung delayed reaction ko. And then, after questioning my existence, nagalit na ako. Kasi napaisip ako, tama nga naman yung mama ni Jared. 1980s, 1990s, nag-mayor ako first term 2010, nag-vice mayor ako 2007, nag-mayor ako 2010. And then, pagbalik ko 2016, nandyan pa rin yung problema sa Pakibato. Dumadami lang ng dumadami yung namamatay, eh natatakot lang at natatakot, bumabagsak yung lugar dahil sa takot ng mga tao. So sabi ko sa sarili ko, how much ang kaya ninyong labanan sa pera ng gobyerno? Ang budget ng Davao City at the time was 12 billion pesos. Lahat na yon, kasama na lahat. Pero ang pinakamalaking budget item at the time when I was mayor was peace and order. Peace and order fund. Yan yung pinakamalaki. And then naisip ko, how much ang kaya ninyong labanan sa 1.2 billion, 1.3 billion. Tingnan natin. Sabi ko, tanaw na ito. Kung kaya din yung ubusin itong 1.2 billion. So isip ko, ubuhos ko yan lahat. Ayoko na dumaan yung araw na magsasorry na naman ako. Sabi ko, sige, 1.2 billion versus Pakibato MTA. Tapos sabi ko, ano lang ako eh, naswertehan ako talaga. Na nakausap ko si ma'am. Yan po ang dahilan kung bakit takot na takot itong mga makakaliwang grupo na to kung sakaling maging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Ubus po talaga sila ngayon po kasi yung administration ngayon. Wala, pagdating sa insurgency, ano yan? Hindi po natin alam bakit di nagsasalita itong administration. Inday Santiago at the time. Umalis siya sa OPAP ba? I think umalis siya sa OPAP. And then nakita ko siya sa mall. And then nakita din niya ako. And nagkataon ng nagkatayo sa mga sabay. Sabi ko, saan ka na ngayon? Sabi niya, wala na akong ginagawa. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? And then she said, yes, of course. Tutulungan kita, tigadabaw ako. Sabi niya. So yun. So, sabi niya, may gagawin ako. Sabi niya, susuportahan mo. Sabi ko, oh, 1.2 billion. Show me. Tapusin natin yung problema sa Pakibato. And then, ginawa namin ang Peace 911. This was her brainchild. Peace 911, ginawa namin. And then, she was always telling me na, ano, okay ba ito? Okay ba ganyan? Okay ba ito? Ganyan, ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi na ako sasali sa Peace 911. Kasi, hindi na ako objective. May galit ako eh. May galit na ako, ma'am eh. So, hindi na ako objective sa decision making ko. May bias na ako. So, kung ano yung sa tingin ninyo makakatulong dyan sa lugar na yan, susuportahan ko kayo lahat ng budget na kailangan ninyo. Bibigay ko sa inyo, susuporta ko sa inyo. Basta gawin nyo lang kung ano sa tingin nyo makakatulong. So, naglagay lang ako ng mga tao. Sabi ko, maglagay tayo ng social worker kasi, ano, mga social worker mababait, diba? Kahit nasistress na sila, mabait pa rin sila, hindi mainit yung ulo nila. And then, sabi ko, maglagay tayo ng pare para merong magdasal. And then maglagay tayo ng abogado para sure na legal lahat ng gagawin. Kaya nandoon dumating si attorney
Liza Lapinia. Kasi kailangan nila ng abogado at the time para just to make sure na lahat ng gagawin nila is above board and legal siya. And na-institutionalize lahat ng ginagawa nila para hindi mabura. So, yun ang nangyari, and the rest is history. Before I stepped down as mayor in my second term, my third term, in 2022, Davao City was declared insurgency free. And papasalamat ako. Papasalamat insurgency ako sa members ng Peace 911. Because they made it happen. Yung galit ko lang ang nag-fuel, pero the people in Peace 911 at that time made it happen for Davao City. And I'm truly, truly grateful for them. The peace that we have now in Pakibato District is a product of Peace 911 and the powerful cooperation forged between our soldiers and civilians. Our experience in local peace building showed that waging war is easier than winning the peace, pero I found out that it is more difficult to sustain the peace dahil nandyan yung takot ko every day na baka meron lang isa, dalawang insidente, babalik na naman lahat ng problema sa Pakibato. That is why I always ask kapag umuwi ako, kumusta na ang Pakibato? And that is the reason why bumabalik pa rin ako doon sa kanila, sa Kalinan, sa Pakibato, sa Marilog, para lang paalala nila kung ano yung dapat na gawin natin para sa kapayapaan. Waging war is essentially an act of destruction, bringing everything that stands to crumble down, even people. The war waged by the NPAs over the past 54 years has brought misery, fear, and complete desolation to our communities. Winning peace is difficult because before peace is won, we need to go through a pathway on confidence building, establishing mutual trust, and complete community participation. This is a painstaking process guaranteed to succeed only by how strongly we have established the pathways of peace. And as I said, maintaining the peace is the most difficult of all. Kasi parang kami noong sa Peace 911, nakikita na namin yung mga effects ng ginagawa nila. Meron na kapayapaan, tumutulong na yung mga tao. Nag-iisip kami, ano bang sunod nun? Anong gagawin mo pagkatapos na meron ng kapayapaan? So yun yung question mark at that time na iniwan ko na yung pagsasagot sa inyo dyan sa bagong administrasyon sa City Hall. Let's highlight the power of consensus building, which allows the voice of every member of the community to be heard and counted in the process of discovering solutions to the issues and concerns of the people. Consensus building strengthens people's sense of belonging. At ito yung nangyari at ginawa sa Pakibato District. This enables them to repel threats. It is also important to help communities empower themselves towards self-sufficiency, which is essential to sustaining peace. As stakeholders, we must provide them with the resources and motivation to participate in decision-making processes and policies that shape the future of our communities. And we should expose the lies employed by the terrorists to survive. Yan. Ang ginagawa ni Franz Ayan. Castro. Ayun! Sige lang sila atake. And then nag-aantay ako.
Nandiyan ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung lie, the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon eh. Nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo. Nagpasalamat na kami kay ES. Nagpasalamat na kami kay Secretary Kimbo. Nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita. Because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit. Para in the end yung hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. Naantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel, meron na ba silang na file na kaso, meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Ayun. Puro lang naman po sila ganyan, no? Puro sila dakdak. Ha? Puro po sila dakdak. Yung si Franz, Risa, at lahat ng nagtatanong dyan sa confidential fund na yan. Puro lang po sila dakdak. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Sa atake. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag nyo na basahin yung tatlong words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Block. Ayun. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung connection nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz. Kaya pala mga kababayan, takot na takot itong Makabayan Block, no? Gigil na gigil sila dun sa confidential fund. Ngayon, binulgar na po ni VP Sara kung saan ginagamit yung confidential. At pagka yun napatunayan nitong si ng kampo ng Vice President, yung connection nitong Makabayan Block na to sa mga makakaliwang grupong CPP, ay naku po, ang laki ng problema nitong si Franz Castro. Aabangan po natin. Oh! Tingnan niyo. Kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin niyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kung saan-saan. And make note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingon. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Ayun. Franz Castro, ano ka ngayon? Sabayan na po ito mga kababayan. Yung style ni Tatay Digong, namimiss nyo po, di ba? Namimiss nyo po yung style ni Tatay Digong. Pwes, eto na po yung ano nyo. Pinakakaabangan nyo. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang isang buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila pag-aral.
Yan Baklash yun. Talaga itong mga makalong grupo na ito. Ay, 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 mga vibes. Survive. Pero huwag na kayo sumali, ako na lang. Para bahala. Often, people in the community look at our soldiers with fear in their eyes and hate in their hearts. The terrorists taught them to fear and hate our soldiers. Tinood ni. Ayun na nga no, mga kababayan, dito na po na ang tatapusin ng ating reaction video. Bottom line dito, talagang itong mga panggulo dyan sa House of Representatives, eh, nakahanap na po sila ng katapat sa katauhan nitong si VP Inday Sara. So please mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Ang laging bihil ng ating pinakamamahal na Vice President, ayun po, Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas.